church, us humans, the truth is we crave for love. Even if we deny it over and over and over, we crave for love. Hindi po, okay nga po sa akin tumanda na po akong single eh. I'm not talking about you being married. I'm talking about you wanting someone to tap your shoulders when you have problems. You looking for a hug. You waiting for a handshake when you enter a church. That's love. That's care. That's concern. Lahat po tayo gusto natin may makausap. Lahat po tayo gusto natin paminsan-minsan may maghahanda ng pagkain natin. Lahat po tayo gusto natin may magpapaalala ng mga dapat nating gawin. Lahat po tayo gusto natin may magpalakas ng loob natin pag nanghihina na po tayo. You cannot deny that. Even if you say, I don't want to enter into a relationship. I don't want to be married. Yeah, okay, there's nothing wrong about that, but we still crave for love. The very evidence was when we were born, we cry if we are not satisfied with love. Iiyak po tayo pag alam nating hindi tayo buhat-buhat ng nanay o tatay. Iiyak po tayo pag hindi tinatap. Iiyak po tayo pag hindi tayo napakain, napainom. We crave for love. And it's almost impossible for us to love continuously without getting love in return. Ang hirap po nun. Kaya nga, dyan na po form yung napakaraming drama ng buhay natin. Halimbawa, pakitaan ko po kayo. Minsan, masasabi mo na lang, hindi naman ako nagkulang sa pagpaparamdam sa iyo na mahal kita. Bakit di mo ako pinapakitaan ng pagmamahal? Hindi naman ako nagkulang sa iyo sa pagpapakita ng efforts ko. Ba't wala kang effort? Tuwing anniversary natin, meron akong ginagawa sa iyo. Ikaw, wala. Pag ikaw, iniintindi ko naman yung mga pagkukulang mo, yung mga pagkakamali mo, pag ako, hindi. Minsan, nasabihin na lang natin, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Vilma Santos. And church, this is what's happening in our world. That if I don't get the thing that I give, then maybe others deserve it. Alam mo, hindi mo deserve yung pagmamahal na binibigay ko. And when you ask the person, bakit hindi niya deserve? Eh kasi hindi niya ako minamahal. Hindi niya ako ina-appreciate. But when we go back to the very definition of love, loving someone means not forcing anything from that someone in return. It means, pag mahal mo siya. So kung may gusto kang ibigay sa kanyang tulong, ibibigay mo pero hindi ka hihingi ng bayad. Pag gusto mo siyang patawarin, papatawarin mo siya at hindi ka hihingi ng kapalit na bahay at lupa. Pag gusto mong magpakita ng concern at ng care sa kanya, pag nakita mong malungkot siya, hindi mo hihintayin na i-comfort ka rin niya sa mga pagkakataong ikaw naman ang malungkot. Why? Because if inakita mo yun willingly, out of love. Amen. Amen. But can we really stand that? Can we really stand showing love without getting any love in return? You see, I hope it's getting clear to you now that when we say it's one-sided love, it's painful. But it doesn't mean that if you are the only person who's loving someone, you are wrong. No, you're not. You are doing a good thing. You are doing the right thing. You are loving without forcing anyone to give anything in return. And if you find it hard, I want you to focus your eyes on Jesus. I want you to focus your eyes with your God. Kasi siya, hanggang ngayon, nagmamahal siya. The truth is, it all happened 2,000 years ago when God gave His Son Jesus for us. For every one of us. Where in fact, we know that there are some who would accept and respond to that love. And there are some who will not care at all. Look at this verse.
in Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Church, did you get this verse? May nagpakita na ng pagmamahal kahit na makasalanan ka. Kahit na wala kang pakialam sa Kanya. Kahit na wala kang ibinabalik na pagmamahal sa Kanya. If there's a master in continuing to show love without getting love in return, then that is God. And that is the reason why people keep on living, people keep on breathing. It's because of the love of God. And if you find it painful to continue loving without getting love in return, I hope today you would appreciate the love of God to you. How many times did God made you feel His love, but you did not respond? You did not even say thank you. You did not give time. You did not give effort. Church, today is the day for you to respond. And I hope you are ready to say, Lord, I love you too. I love you too.